So ngayon, gagawa po tayo ng fish fillet. So ayan po, cream dory po yung ating gamit na isda dito. Pero kung meron po kayong gusto, pwede naman. So nabili ko lang po ito sa ating grocery store. Pagkatapos po, hihiwain lang po natin ito sa ayon na gusto nating laki or haba. Ayan, so pagkatapos po, titimplahan na po natin yung ating isda. So maglalagay lang po tayo dito ng asin, paminta, at lemon. So kung wala po kayong lemon, pwede po kayong gumamit ng limang kalamansi. Pagkatapos po, hahaluin lang po natin ito ng maigi bago po natin siya i-marinate bahagya. Mga siguro mga 10 to 15 minutes, pwede na po. Ayan, habang nakamarinate po yung ating isda, magre-ready lang po tayo dito ng ating pang-breading. So, ang gagamitin ko po dito is yung cornstarch instead of flour kasi mas crispy yung dating ng cornstarch kesa sa harina. Tapos, maglalagay din ako dito ng kaunting pang-palasa which is ang garlic powder, onion powder, salt, and pepper. So, kung wala naman po kayong onion and garlic powder, optional lang po yan. Pwede pong wala yan. At gagamit din po tayo dito ng breadcrumbs at dalawang itlog. Ayan, so pagkatapos po mamarinate yung ating isda, pwede na po natin itong i-coat sa ating hinanda kaninang mga breading, breadcrumbs at yung itlog. So uunahin po natin yung ating cornstarch bago yung egg at yung breadcrumbs. So ulit-ulitin lang po yun hanggang sa maubos po yung ating isda. Ayan, so magpapainit lang po tayo dito ng ating mantika. So i-deep fry po natin ito bago natin ilagay yung ating coated na fish fillet. So lulutuin lang po natin to hanggang sa maging golden brown yung ating fish fillet.